Tagal naman? Eh, kailangan maingat. Sana all pinag-iingatan. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video, obviously, ay napapansin nyo, meron ako ditong box with tray. At ito po ay i-unbox natin! Wow! Lately, yung mga vlog contents ko is puro unboxing. So, eto na naman, mag-unbox na naman ako. Yung content ko, kung hindi unboxing, kakain. Anyway, visit ka. At nga pala, hindi ko pala napakilala. Ito po ang aking kapatid, Crissa Cabantog. Meron din siyang YouTube na Chloe Cleo Ribbon and Crafts. But, meron din siyang ibang hilig bukod dun sa pagre-ribbon, which is yung pag-collect ng mga cactus and succulents. Wow. So, actually, itong box na to ay sa kanya. Nakikibox at nakiki-unbox lang ako. Anyway, so, ang dami kong dada. Simulan na natin ang magiging unboxing ng rare cactus na dumating sa aming tahanan. So, game na! Okay, so meron tayo ditong cutter. Actually, yung succulents or cactus na to is from, saan ba to galing? Originated sa Thailand. Wow! Galing siya ng Thailand. Don't worry, na ibilag na namin sa araw to para safe bago namin siya i-unbox. Sige po, let's start na. Actually, sa kanya talaga to. Nakiki-unbox lang ako sa kapatid ko. Normally, kapag nakakita tayo ng ganitong box, ang laman niya ay baso. Pero sabi niya, ito daw ay cactus. So, small trivia. What? Ano ba yan? Sa kapatid ay karton. Eh kung ma-ano yan, ma-disgrasya. Hindi bali sana kung tig-50. Sa karton, may karton. Okay, anyway, meron tayong trivia. The difference between cactus and succulents. So, explain mo, anong pinagkaiba ng cactus at succulents? Ang cactus, mostly, ay siya yung mga maraming tinik. Okay, so yung matinik. Leaves lang siya, para siyang matubig, pero all succulent cannot be cactus. Cactus can be succulent. Huh? Ha? Paano yun? All succulents can't be cactus. But succulents can be cactus. Yes. That's weird. Okay, sabi ganun daw. Basta ang palatandaan, ang cactus ay tusok. Yes. Parang yung pagyawat ka. Ang succulents ay walang tusok. So, para lang siyang halaman na jelly type. Yun. So, sa loob ng box na to ay mayroong mga newspapers. Muna mutlat. Baka may mayroong nakatupis dyan. And then, grabe naman balot na balot. Tapos, ayan, may mga tissue paper sa loob ng box. So, para kasi yung moisture niya, dito didikit siya sa tissue. Kasi kapag yan din naka-plastic, magmo-moist, malulusaw yung halaman. Ganun. So, bago siya i-ship, dapat ini-air dry muna, tama ba? Yes. Ayan. So, eto na. Ayan, actually, ikaw magbukas sa'yo yan kasi baka masira ako. Rare succulents ang dumating. So, hindi siya basta-basta sa amount. At ito po ay isang bisyo. Bisyo na niya yan. Last na to. Kadang-kadang dating, last na to. So, kapag may kasalanan yung asawa niya, may dumadating na succulents or cactus. Tagal naman? Eh, kailangan maingat. Sana all pinag-iingatan. Oh, una. Uy, laki niya. Ano yan? Asteria. Parang ano lang to eh, balingbing. Ayan, balingbing. Ang tawag dito ay Asteria. Asteria. Ah, ano yun? Edi cactus, succulent. Oh, succulent. Basta Asteria daw yan. So, sa mga succulent lovers, ito ang itsura ng Asteria. Mukha siyang balingbing na para siyang may puti-puti sa ibabaw. Tapos, ayun yung kanyang roots. Ganun ang pagkakaano niya, air dry. Kasi pag hindi ito na air dry na maayos, lusaw ito pagdating. Sayang ang pera. Ay, sayang pera. Hindi na namin sasabihin kung magkano, ha? Oo, wag. Wag na. Malalaman kasi ng asawa ko. Quiet.
So, first is the Asteria. Second, ilang ba itong dumating mo? Hindi ko matanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mahal naman na ito. Estimate, ang isang succulent, Natusok ako. Rare succulent ay nag-estimate ng magkano? Basta may K. May K. May K. Tapos sisirain ko yan. Tapos pakakain lang sa kalapate. What? So, ito ay cactus. Or succulent. Kasi wala siyang tusok. Kasi variety siya ng mga astrophytum. Huh? Ano yun? Basta variety siya ng astrophytum. Huwag niyo na rin akong tanungin kung ano. Period. Tapos ito, cactus kasi may tusok. Astro din to. Asteria din to. Pero ibang variety siya. Okay, so another Asteria. May mga spike. Pero ibang variety. So, ito yung isang Asteria. Ang pinagkaiba nila, mas malaki yun. Tapos, ito wala siyang mga spikes or tusok. Ano ba ang tawag sa mga spikes ng cactus? Thorns! Sorry, thorns! O sige, parang rose lang pala. Pinahirapan ko pa yung sarili ko. Ibang mali ko. Tapos, ito. Ayan. So, meron siya mga spikes. Todo na yung braso ko na yan. Masakit na. Sige na. Go. Ayan. So, ang tawag ay... Astro pa din. Astrophytum. Astrophytum with tusok. Astrophytum with tusok. Pangatlo. Ayan, disclaimer, hindi po ako ang nagbubukas kasi wala akong pambayad. Tsaka pinaka main kong dahilan kung bakit hindi ako nagbubukas ay para hindi po ako mabungangaan ng kapatid ko. Ano po tatlo yung in-order ko na to eh? Ayan naman yan. Ganun pa din. Tatlo kasi yung in-order kong ganito. In case na may mamategi ako, eh di may matitira pa, diba? Ayun. Ayan, Asteria din yan. So, belong here. Eh, mas malaki yan. Oo, pero same lang siya. No, mas malaki itong isa. Ay, basta. Bala ka dyan. Next! Alam, hindi ko naman alam kung paano alagaan to, pero napapabuhay to ng kapatid ko. One fact about my sister is isa po siyang, anong kung sa mga plants katulad nito, ang tawag sa mga nakongolekta ay plantita. Sa mga succulents or cactus, ano ang tawag sa mga nag-aalaga ng succulents or cactus? Addict. What? Madali lang pala, pinahirapan ko pa. Hindi, wala ba talagang tawag sa inyo? Collector. Ganun lang. CNS collector. CNS collector. O, ito yung pangatlo kasi tatlo yung in-order. Ano ba yan? 3 in 1? Ano yung 3-4 ganon ang bile? Parang. Ah, okay. So, 3-4K. Ayan. 3-4K. Kung magkano man yung K na yan. Ayan. Next! So, wala palang tawag sa inyo. Kala ko, pag plantita. Actually, plantita din yung ate ko. Ano kami? CNS collector. Yun lang. Oh, basta succulents collector basta lang daw tawag sa kanila. Addiction. Addict. So, next time, ang isasama ko sa vlog na to, or i-continue namin yung vlog na to, kung paano niya inaalagaan at tinatanim yung ating mga succulents na na-purchase. Itatanim po agad. Eh, bad no, ba? No! I-airdry ko muna ulit sila kasi galing may jet lag pa yan. Ay, ganon? Yes. So, hindi siya pwede agad itanim kapag na-receive? Na. Bukas na. Eh, ano gagawin natin dyan? Wala akong paso. Ah, wala kang paso. Wala po ako mabiling paso na ubos na ng mga tao. Joke lang. Meron po kaya lang yung pasong ginagamit ko talaga pang para sa mga collection ko, eh, umuwi po ng Bicol. Ginagawa mo! So, wala akong tagagawa ng clay pot ko. Pag mga umuwi, hindi na bumabalik. What? Eh, kasi nga may COVID. Hugot. Hugot. Dito galing, umuwi ka na daw. Hugot. Anyway, next natin, ano ba yan? Mukha namang... Hindi na kalisyum. So, ang dami niyang buds. Ang buds, sa isang mga buong... Niya. Ayan. Mukha na siyang hindi totoong cactus. Succulents cactus. Gymnocalycium. Oh, gymnocalycium daw yan. Sa yung ganda ko. Giniagawa mo. Alam mo, pinaka, ano na kayo. Nagpakit na lang ako. Pero yung cactus na to, ay hindi po sa akin. Bali, regalo ko to, pamasko, charing. Giniagawa mo. Pamasko to do sa BFF ko sa taga-Olonga po, di ba? Ay, Yanida, shout out! So, normally, kapag nagkakaroon ng gymno si ate, ang ginagawa niya, yung parang anak na tawag ko, hindi ko alam yung tamang term. Pop?
pops. Yes. Pops. Ayan. So, tinatanggal niya yung maliliit na pops. And then, yun yung tinatanim niya ulit para yes. dumami. So, ganun po ang ginagawa niya. Anyway, ayan. Next. Oh, may last na to? Last. Ay! May surprise! Ay! Oh, hindi ko alam to ah. Oh, may freebies ako. Ande, yan muna. May surprise. Parang ayaw ko pakita yung freebies ko. Ba't di mo naman pinapamigay yan? Kasi wala na kami mabili nga ni Lonilo. Nagpapabili siya sa akin yan. Wala na. Alam mo na. Okay, tapos game, yung pinag niya sa Shopee na ganyan. Sabi ko, wag na muna. Bing. Ito, ito yung laging ano, araw-araw may dumadating na mga bagahe. Hindi ah. Hindi, sige, twice a day. Kapag bilhin natin kuunan. Tropilo. Sandamakmak na tropilo. Napakadami. Ah, iba uy. Naman siya. Sabi niya, uy! Uy! Ay, ang cute! Barricaded ni Pomia. Tama ba? Ewan ko. Halaman. Basta twirl. Yan. Ang ganda lang kulay. Hawaii. Ayan. Barricaded. Kaya yung ano nito. Yung from Benguet. Nasa labas. Ayoko. Natatamad ako eh. Kunin ko. Sige. Kunin ko yung galing Benguet nito ha. Okay. Okay guys. Okay, anyway pala. Kung gusto nyong mag-order ng mga succulents or cactus or pang souvenirs, halaman, pots, gamit sa paghahalaman, you may contact my sister. Ilalagay ko sa link below yung kanilang Facebook page. Kung gusto nyo din magpa-landscape, ayan, magpa-swimming pool, what else? Basta anything about halaman. Gardening. Yan, gardening. Ilalagay ko sa description box ko yung link ng kanilang Facebook page at pwede nyo siyang kontakin. Tapos, 50% yun sa akin kasi ay, syempre... Ay, gabi ka kay Lunida, 10% lang. Mas mataas eh, kapatid ako eh. Ganun talaga, di ba? Pagkapatid, sharing is... lamang. Sharing is puwe. Okay, anyway, ang tawag dito ay... Variegated lipomia. Lipomia, variegated. Ano ba ibig sabihin ng variegated? Pag sinabing variegated, kahit hindi sa succulent, siya ay mayroong white or yellow dun sa dahon. Okay? Hindi siya purong chlorophyll. Yung chlorophyll ay yung pinaka-green pigmentation ng leaf. So, siya is... abnormal na halaman, parang gano'n. So, ikaw ay variegated, sister? What? Kasi you're abnormal. Yeah. You're a variegated sister, you know. Ayan. Di ba rin na? Kasi naman sa baboy. Ay, hindi ako baboy, ha? Kung baboy ako, nakakahiya naman. Ginagawa mo. Okay, anyway. So, ano naman itong kinuha mo? Ay, ito yung from Benguet lang. Hindi to variegated. So, parang pinaka-common lang siya ng lipomia. Okay. So, ito yung difference niya. Variety sila ng Howartia. Howartia. So, ay. Naiinis na ako sa kanya. Puro siya bulaklak. Ayaw niya akong bigyan ng anak. Ayan. Pero dati puro siya anak. So, kung local whatever plant, color green lang siya. So, ang difference nila is ito, may yellow hati. So, ito ay pure green. Ito yung flower niya, oh. Ganyan siya pag nagbulak. Mas mahahaba pa siya. Pakit lang ako. Okay. So, ang nangyari, ang order mo ay 1, 2, 3, 4. 4 varieties of plants. Tapos, sa loob, meron pa surprise. Ayan. So, meron pa siyang laman. Mayroong osmocote. Osmocote. Ano yan? Slow release fertilizer. A fertilizer yes. Ito. Hindi ito pagkain ng kalapati. What? Kinakain niya nga ng kalapati ni Mark nakakabusit. Tapos niluluwa din. Tapos nilunok na lang nila. Nakakamatay ba ito? Try natin. Ayoko. Masamahal ko pa buhay ko. Okay. So ito yung pasunod. Pasunod o binili? Freebies yan. Ayan. So, may osmocote. Fertilizer daw to. So, paano ito nilalagay? Pinapatong lang sa cactus? Pwede kayo patong sa cactus. Mga 20 pieces ganun. Tapos, pwede rin ihalo sa soil mix niya. Tapos, ito. Ano to? Gritty cactus soil mix. Ano? Gritty. Ibig sabihin, mas marami siyang bato-bato yan. So, bato-bato?
Ayan, so gritty cactus soil. Kasi mas gusto niya ng ano, mas gusto niya yung fast drain lang yung soil niya. So hindi ako pwede maglagay or magtanim ng cactus sa purong buhangin. Ay, mali, purong lupa. Tama ba? Pag nasa lowland ka, tulad natin dito tayo sa Bulacan, nakapakainit, hindi pa pwede. Gusto niya kasi yung pag natubigan siya, tuyo agad. Ganyan. Oh, I see. So kapag maraming tubig, natutunaw. Lusaw, nalusaw. Ah, okay. So, ito yung freebie ng kasama dun sa purchase niya from Thailand. Ayan. So, anyway. So, ito po yung aming mga in-unbox na mga cactus and succulents. Again, in case na interested kayo sa mga tips kung paano alagaan ang succulents and cactus, pwede nyo i-comment below. At pwede kong i-guest ulit si ate sa vlog ko para tulungan at turuan niya tayo kung paano mag-alaga, magtanim, mag-propagate. Propagate is pagpapadami? Yes, ayan. Propagate and pollinate ang mga cactus. So, kung meron mga CNS, cactus and succulents. Halatang walang kayo. Kung may mga ganyang tita or tito na interested sa mga cactus and succulents and you want to learn more about it, just comment down below. And if you like this vlog or video, please do subscribe to my channel, share and like. And maraming salamat po sa pagsama sa aming unboxing. Bye, amigas!